Okay. Now, in order to see the decision making process of a utilitarian, no? Yung pumapasok sa isip ng isang utilitarian, tignan natin yung isa sa mga pinakakilalang thought experiment in the history of ethics. A thought experiment that is often associated with utilitarianism. Okay? So ito yung tinatawag na trolley problem. Na ito ay isang thought experiment na inimbento ni Philippa Foote. Okay? So meron siyang iba't ibang version. Pero yung original version niya, yung standard version, eh simple lang naman ang istorya, no? So halimbawa daw, imaginein mo na ikaw ay nasa harapan ng isang truck, no? Tapos may paparating na tren, no? Or trolley. Okay, kagaya na nakikita niyo diyan sa inyong screen. So yung tren na 'yon, pag dumire-diretso siya doon sa kanyang original truck, eh meron siyang tatamaang masasagasa ang limang tao. Okay? At sure 'yun na yung limang tao na 'yon mamamatay. Ngayon, if you pull the lever, no? Liliko yung tren, yung trolley to another truck. Kaya lang sa kasamang palad, eh, mamamatay naman yung isang tao. Okay? Ngayon, ang assumption dito, lahat ng taong involved ay hindi mo kilala. So, ang tanong doon, what is the right thing to do? Hayaan lang ba yung tren? Dumire-diretso sa kanyang original truck, killing the 5 people? Or you pull the lever, changing the truck, and killing 1 person? Okay? So, sa mga surveys, and actually sa pag ito ay binibigay ko as a thought experiment sa aking mga klase, or kahit sa inyo, you reflect kung anong magiging sagot ninyo bago tayo magpatuloy, eh karamihan, ang sinasabi nilang tamang gawin is to pull the lever. Diba? So, saving the 5 people while unfortunately killing 1. Okay? So, kapag tinatanong ko yan sa aking mga estudyante, bakit nyo ipupull yung lever? No? Ang madalas na kanilang rason o katwiran is, well, you save 5 people. Di ba? So, assumption nila doon, 5 people is better than 1. Di ba? So, saving the lives of 5 people is morally better than just 1 person. Saving 1 person. Okay? Ngayon, kung ganito ang reasoning mo, ang tumatakbo sa isip mo is utilitarian thinking. Di ba? Kasi, again, babalik tayo doon sa principle na utilitarianism is doing the thing that will bring the greatest happiness to the greatest number of people. Di ba? So, syempre, mas greater yung happiness ng 5 tao kumpara sa 1 tao lang. Okay? So, kung ang sagot mo nga is pulling the lever, you are likely to be a utilitarian. Yun sa standard version. Okay? Ngayon, sa literature, mayroong lumalabas sa iba't ibang version at yung pangalawang pinaka-common is the so-called Fatman version. Okay? So, itong version na to, hindi ko ito ginawa. No? So, kung may issue kayo dito, bakit nila sinabing Fatman, eh, sa mga philosophers kayo na nag-invento magreklamo. Okay? Pero ang sinasabi nitong version na ito is, ngayon naman, hindi ka nasa harap ng trail, kundi nasa ibabaw ka ng isang bridge. Okay? At sa ilalim ng bridge na yon, merong rail track, yun yung daanan ng tren. Okay? Tapos, sa unahan nun, merong 5 tao ulit na masasagasaan. Similar siya doon sa standard version. Pero dito sa Fatman version, sa bridge na yon, sa harapan mo, ay merong isang Fatman. Okay? Tapos, may option ka doon na itulak yung Fatman at pag nahulog siya doon sa rilis, dahil mataba siya at malaki siya, may stuck yung tren sa kanyang katawan
automatically killing him, but resulting to the lives of the five people you save. Okay? So, kung titignan natin, parang ganun din, di ba? Parang choosing to save five or save one. Okay? Pero, ang nakakagulat at medyo intriguing din na madalas na resulta sa mga surveys at sa mga informal surveys ko rin sa aking mga klase, when I bring up this Fatman version, most of the students, kayo rin, sagutin ninyo sa isip nyo, pero most of the students will say that it is wrong to push the Fatman to save the five people. Okay, it is wrong to push the Fatman to save the five people. Ngayon, medyo, bakit intriguing? Kasi kung titignan natin, maraming similarities yung standard version sa Fatman version. Diba? Parang ganun na naman, five lives or one life. Diba? Dito sa second version, ganun din, saving five lives or the life of the Fatman. Pero bakit kaya many people would choose to not push the Fatman? Bakit maraming tumitingin na yung pagtulak dito sa Fatman is a wrong thing to do? Yun ang tanong, di ba? So, although ngayon, ang point ko kung bakit ko ito pinakita, para makita natin kung paano yung utilitarian thinking sa mga practical issues. Pero dito sa Fatman version, makikita natin yung isa sa mga pinaka-common objections to utilitarianism na doon na tayo ngayon papunta. Okay, so ano yung objection na yun? First objection is that utilitarianism undermines the inherent value of human rights and personal autonomy. Diba? So kaya madalas bakit maraming hindi tutulak yung Fatman is because we believe, kasi kahit ako, agree din ako doon, we should not push the Fatman. We believe that the Fatman has human rights, has a right to life, and a right to his personal autonomy. Diba? Kasi hindi niya naman pinresinta yung sarili niyang maging bayani at maging martir. Diba? Bakit mo siya itutulak? So yung pagtulak mo sa kanya, parang pinipersya mo siyang sagipin yung lima. Diba? His life, magpapakamartir siya, eh hindi niya naman yung ginusto. So pushing him violates his personal autonomy. Okay? So makikita natin, yun yung importanteng distinction sa Fatman version compared sa standard version. Diba? Bakit? Kasi sa standard version, you're pulling the lever results to the death of one person. Diba? Pero kung isipin natin, we are not intending the death of that person. Diba? Hindi natin ginusto. Okay? It just so happens na nung lumigo yung trolley, it happens that there is a person there na mapapatay. Diba? So, kung titignan natin, yung sinasabi dyan ng mga philosophers, we foresee, diba? The death of that person is foreseen but not intended. Okay? So, napaka-crucial na distinction yun. Hindi tayo morally liable doon. Wag natin puntahan yung moral liability. Medyo madugong usapan yun. Sabihin na lang natin na hindi natin intensyong mamatay yung tao na yun. Nakita natin na mamatay siya pero hindi natin ginustong mamatay siya in that scenario. Diba? So, we are not violating deliberately violating his personal autonomy. Okay? Pero sa case ng Fatman, talagang lumalabas doon na we are intending his death. Ba? Kasi tinulak natin mismo eh. Kung hindi natin tinulak, hindi naman siya masasagataan na train eh. Da? So, yun ang isang pinaka-common and one of the most persuasive objections against utilitarianism. Okay? Kasi nga, ina-undermine niya yung karapatan ng mga tao. Okay.
Pero meron pa rin mga ibang example para makita natin kung paano posibleng ma-violate ng utilitarianism yung human rights and personal autonomy, no? Halimbawa sa isang village. Okay? Halimbawa, mayroong isang crime na nangyari. Napaka-heinous na crime. Okay? Ngayon, sa sobrang tindi ng crime na 'yon, nabulabog yung mga tao sa village. So, nag-rally sila, sabi nila, kailangan mahanap ang kriminal at kailangan mapatay ang kriminal. Hindi magkakaroon ng kapayapaan sa village na 'to hangga't hindi napaparusahan yung kriminal. Okay? So, ngayon yung mga pulis, medyo nangangamba na sila kasi nga nandoon na yung takot, okay? Nandoon na yung takot, lahat na nandoon sa village. So nawala yung peacefulness ng village, no? So ang isang kapamaraanan na nakita ng pulis para matigil na at bumalik ang kapayapaan sa village is magkuha sila ng isang tao, tapos ipalabas nila na yun ay kriminal. So in other words, if frame up nila yung tao, tapos papatawan nila ng parusa ang kamatayan kasi yun yung gusto ng mga tao sa village. Okay? Ngayon, kung titignan natin, let's say the people won't know the person is innocent, no? Only the police and the public officials know. O pwede kahit hindi nga yung mga public officials, yung mga police lang, di ba? So, let's say hypothetically na yun ang yung pagpatong na yun ng parusang kamatayan sa innocenting tao na yun will bring about the happiness of the people in the village. Diba? So, kung titignan natin sa goal ng utilitarianism, yun ang tamang gawin. Parusahan ng inosente. Diba? Kasi that brings the greatest happiness for the greatest amount of people. Pero siyempre, maraming tao sasabihin, hindi yun tama. Diba? Kasi yung taong inosente na yun, may karapatan yun eh. Diba? At kung gagamitin mo lang siya as a means to bring about the happiness of the majority, eh, mukhang mali naman ata yun. Diba? So, maraming medyo hindi sila full-blown kumbinsido sa utilitarianism precisely because of this reason. Because it violates human rights. Diba? So, halimbawa, kahit hindi hypothetical, historically, diba? Halimbawa, nung panahon ng Roman Empire, diba? Sa Colosseum. Diba yung Colosseum nila noon? Ano ginagawa nila? Kuha sila ng mga Kristiyano. Di ba? Kasi nung panahon na yun, minority lang mga Christians. Di ba? Kuha sila mga Kristiyano, tapos lagay nila sa gitna ng Coliseum. Di ba? Tapos ang gagawin? Magpapalabas sila ng mga leon. Di ba? Para kainin yung mga Kristiyano. Ngayon, that is a form of entertainment during that time. No, hindi ko ma-attempt kung paano yung nasisigmura ng mga Romano ng panahon na yun. Di ba? Imagine mo watching another human individual, another individual being eaten by lions. Tapos you are taking pleasure at watching them die. Di ba? Parang hindi ko alam paano nila nasisigmura yun. Pero that's the reality during that time. That is a form of entertainment. So again, kung titignan natin sa utilitarianism, there's nothing wrong. Actually, it seems to be that that is the right thing to do if utilitarianism is true. Diba? Kasi it brings about the greater happiness of the greater number of people, which is the Romans. Kasi nga, minority lang noon yung mga Christians. Diba? So again, ulit-ulit, babalikan natin doon that it's not the right thing to do because that violates human rights and personal autonomy of individuals. Okay, ngayon, siyempre, ito nakita ng mga utilitarians na medyo mabigat na objection sa kanilang point of view. So, gumawa sila ng distinction ngayon. Act utilitarianism and rule utilitarianism. So, ano nakalagay dyan? Sinasabi ng act U states that one should always perform an action that would result to the greatest happiness. So yun yung pagkakaintindi natin kanina sa utilitarianism, 'di ba? Act utilitarianism. Pero sabi ng mga utilitarians, mayroong another version which is rule utilitarianism. So sinasabi nito,
One should act only in accordance with the rule, the following of which would result to the greatest happiness. So, hindi siya sa action na magre-result sa greatest happiness, kundi abiding by the rule, the following of which would result to the greatest happiness. So, paano yun masosolve yung kaninang, yung innocent criminal problem? Siyempre, kung ang namumutawi ay execute the innocent, diba? Kunyari, yun ang ano, kasi if executing the innocent would result to the greatest happiness, yun ang sasabihin ng act utilitarianism, that executing the innocent is morally good. Diba? Pero sa rule utilitarianism, titingnan natin, yung rule ba na executing the innocent, if it is followed by the book, diba? Yung execute the innocent, if it is followed by the book, would it result to the greatest happiness? So, sasabihin ng mga rule utilitarianism, hindi. Diba? Kasi, siyempre, halimbawa, ako, kahit hindi ako yung na-execute, kung alam ko na yung state will execute the innocent anytime, pag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng matinding krimen, hindi siya magdudulot ng happiness sa karamihan. Kasi, people would start to wonder, baka mamaya sa susunod sila na yung ma-execute. Diba? So, yung executing the innocent as a rule is not the right thing to do in the case of rule utilitarianism. Diba? Ayun. So, yun yung kapamaraanan kung paano sinubukang solusyonan itong innocent criminal problem ng rule utilitarianism. So, syempre, kayo ang mag-usga nun kung mahaba, hindi pa tapos ang debate niyan. Pero sa ngayon, pag-isipan ninyo kung convincing ba yung sagot ng rule utilitarianism when it comes to the innocent criminal problem. Okay. Ayan, di ba? Next objection. The objection from special obligation. Okay? So, simple lang yung idea nito. Sinasabi lang nito na utilitarianism devalues and even removes our special obligations towards certain individuals. Okay? Kasi nga, di ba, sabi natin kanina, ang happiness ng isang tao, pantay-pantay lang pagdating sa utilitarianism. Hindi mas matimbang yung kasiyahan ko kumpara sa kasiyahan mo o kasiyahan ng iba. Lahat yun dapat pantay-pantay. Kaya ang goal nila is greatest happiness for the greatest number of people. Okay? Pero ang problem, yun nga, ang problem dito sa second, tinatanggal niya yung ating special obligation sa mga individual na mahalaga sa atin o malapit sa atin. Okay? So, halimbawa, balikan natin yung trolley problem. No? Halimbawa, same scenario, standard version. May trolley, papunta sa limang strangers. Tapos, if you pull the lever, it goes to one person. Pero, baguhin natin ang konting version. What if the one person lying on the other side, if you pull the lever, is someone you know and someone you think to be of high value to you. In other words, relatives, mahal sa buhay, asawa, girlfriend, boyfriend. Di ba? Does that change your decision about the situation? Malamang yes. Di ba? Mapapaisip ka na ngayon. Kanina, madali lang. Madali lang nasabihin na, oo, oh, mas matimbang siyempre yung limang buhay kaysa sa isa. Eh ngayon, yung isang buhay palang nakataya, imahal mo pala sa buhay. Di ba? So many people, magbabago ang desisyon nila. Di ba? If you think about it, after all, hindi naman ikaw yung rason kung bakit yung trolley papunta sila mga tao na yun. Diba? So, titignan lang natin, wala kang liability. Diba? So, ngayon, hindi na papasok sa isip mo to pull the lever. Bakit? Because the person on the other side is someone you love. Someone you value. Pero sa utilitarianism, hindi yun papasok sa timbangan. Diba? Hindi yun dapat maging consideration mo. Hindi yun dapat maging consideration mo. Kasi nga,
greatest happiness of the greatest number of people. Diba? Hindi naman sinabi doon na just the people you love. Hindi nagbigay ng exemption doon. Ang sabi doon, greatest happiness for the greatest amount of people. Diba? So, tinanggal niya lahat ng special obligations mo sa mga mahal mo sa buhay. At yung bagay na yun, yun ay isa sa rason, isang rason na para sa maraming tao, hindi ka tanggap-tanggap. Okay? Bigay tayo another scenario. Okay? The lifeboat problem. So, halimbawa, si Juan, nakasakay sa lifeboat. Ngayon sa lifeboat, isa lang ang pwede mong isakay o isakay ni Juan. On the other side, there is a kid na hindi niya kilala personally, pero alam niya na yung kid na ito, yung batang ito is matalino, may talent, malaki ang potential, gusto maging scientist, gustong makadiscovery ng gamot sa cancer or gamot sa COVID-19. Diba? Para very relevant yung example. While on the other side, there is the ailing grandfather of Juan. Sabihin, lolo ni Juan na sakit na. Okay? O ngayon, if you ask a utilitarian, you would instantly know his answer. Diba? Ano? Sagutin, sagipin ang stranger intelligent kid. Bakit? Kasi in the scale of happiness, titingnan natin that the kid has lots of potential to bring about the happiness of a lot of people because he is intelligent. He wants to read the world of diseases. Di ba? At kahit di naman magawa yun, yung span ng buhay niya, it is likely na mas malaki pa yung happiness at yung quality ng happiness na ma-experience niya. Kumpara dito sa buhay ng grandfather ni Juan, may sakit na, matanda na, at malamang, wala nang makukontribute na ganung kalaki sa mundo. Di ba? Pero, if we put ourselves in the shoes of Juan, automatic, walang tanong-tanong yun. We will save the grandfather, our grandfather. Di ba? In fact, kung mayroon kang taong marinig o magsasabi na ang sagot niya is to save the intelligent kid, medyo ibang magiging tingin natin sa tao na 'yon. 'Di ba? Isipin natin. Bakit? 'Di ba? Bakit mas matimbang sa iyo 'yon? 'Di ba? Kung sasabihin niya na kasi mas matindi pa yung happiness na ibibigay ng tao na 'yon kaysa sa grandfather ko, automatic we will see that there is something wrong. Diba? Bakit? Again, babalik tayo nun. Because you ought to save your grandfather because he is your grandfather. Diba? That special relationship you have, diba? That incurs a special obligation to you. Lolo mo yun eh. Diba? Siyan dapat mong sagipin. Okay? So, yun yung isang bagay na tinatanggal din ng utilitarianism, yung mga special obligations natin sa mga mahal natin sa buhay. Diba? Kasi nga, sabi nga lang ng utilitarianism, walang special obligation, just the greatest happiness for the greatest amount of people. Yun. Okay, ikatlong objection, the charge of moral demandingness. So, simple lang ang idea na to, sinasabi lang, utilitarianism is too morally demanding. Okay? So, kung babalikan natin sa unang lecture, di ba, sa Introduction to Ethics, one of the traits of a valid moral principle is practicability. Di ba? Sabi doon that the moral principle should be livable, should be doable. Di ba? Sabi nga ng rule, ought implies can. Di ba? Pwede lang i-obliga sa yung isang bagay kapag kaya mo yung panindigan at kaya mo yung gawin. Pero sinasabi ng mga critics ng utilitarianism is very, very demanding. It is too demanding. Walang taong kayang panindigan yung standards na sineset ng utilitarianism. Okay? So, para mas maging concrete itong charge of demandingness sa utilitarianism, tingnan natin yung ilang mga
practical application of utilitarianism in practical and concrete issues. Diba? Halimbawa, first example, in the case of Peter Singer, no? Peter Singer is a one of the most, if not the most, well-known utilitarians in the whole world, no? Buhay pa yan siya ngayon, no? So meron siyang idea. Tinawag itong effective altruism, no? Simple lang yung sinasabi ng effective altruism. We should do the most we can, no? Kaya nga yung title ng book niya na Arguing for Effective Altruism, ang title is The Most Good You Can Do. Diba? Meron pa siya isang book, yung title, The Life You Can Save. So ano rin yun, parang book Arguing for Effective Altruism, no? So ano yung sinasabi ng effective altruism, no? Nagsimula ito sa paper niya na Famine, ang title, Famine, Affluence and Morality, no? So ito, nabanggit na natin to sa discussion ng moral objectivism, no? Yung kanyang thought experiment, yung sa shallow pond, 'di ba? Yung maglalakad ka, may mababaw na sapa, tapos meron kang nakitang bata doon sa sapa na 'yon. Tapos yung bata na 'yon is nahulog doon sa pond, 'di ba? Tapos habang nakadaan ka doon, bago yung sapatos mo, dala mo yung libro mo sa ethics, 'di ba? Yung tanong doon ni Peter Singer, what is the right thing to do? Should you save the child? 'Di ba? Masabi natin diyan, siyempre wala nang tanong-tanong doon, wala nang duda yon. The right thing to do is to save the child. Kahit mababasa yung sapatos mo, kahit masisira yung iyong libro sa ethics, you should save the child. 'Di ba? Yun, napaka-basic yung idea. Pero ang gustong ipunto doon ni Peter Singer is yung situation na yon is similar to the situation of developed countries, no, yung mga first world countries, na they are within their capacities to give their resources to the poor. And giving those resources to the poor would actually save their lives. Diba? Kaya nga, similar yung ano eh, yung thought experiment eh. Kasi sa thought experiment, mababasa lang yung bago mong sapatos, yung libro mo, mababasa. So, ganun din sinasabi ni Peter Singer. Most individuals in first world countries, they are within their capacity. They have the resources to give to charity. And giving to charity would actually save the lives of the poorest of the poor. Diba? Doon sa mga pinakamahihirap na bansa. So, ang conclusion din ni Peter Singer, if you agree that you should save the child in the shallow pond scenario, the individuals in the first world countries or even in other countries who has the resources are also obligated to give their resources to save the lives of the poorest of the poor. Di ba? Mabigat yun. Di ba? Mabigat yun. Kasi nga, again, kung babalikan natin yung standard ng utilitarianism, di ba, ang goal nila is well-being of the humanity. Di ba? Ang well-being at kapakanan ng lahat, yung happiness ng lahat. Di ba? So, ngayon, kung titignan kasi natin yan, meron yung scaling si Peter Singer. Di ba? Meron siyang assumption doon. Ano yung assumption niya doon? That the experience of suffering is worse than the mere absence of pleasure. Okay? Kasi ganito yun. Pag yung pleasure mataas, ramdam natin yun, di ba? Pero when there is an absence of pleasure, wala lang. Di ba? Wala lang. Whereas, yung pain, di ba? Yung pain, mas matimbang yung experience mo ng
pain, di ba? It's worse to experience pain than experience the absence of pleasure. Di ba? You would choose the absence of pleasure over the experience of pain or suffering. Di ba? So, para mabalance out yun, sabi ni Peter Singer, we should forgo or surrender our pleasures, yung excessive pleasures natin sa mga bagay-bagay, in order to relieve other people from their suffering. Diba? So, in actuality, parang ganito yan, diba? Kung kaibigan mo si Peter Singer, diba? Lalakad kayo sa mall, sasabihin niya. Bakit tayo kakain ng pagkamahal-mahal kung pwede tayong bumili lang ng magluto at bumili ng kanin, tapos yung extra na yun, i-donate natin sa charity. Diba? Tapos si Peter Singer, wag na wag mong yayain magsini. Diba? Kasi sasabihin niya, magkano ang sini? Magkano ang popcorn? Diba? 500. Eh kung yung 500 na yun, dinonate natin sa Red Cross o dinonate natin sa Salvation Army, di meron tayong mga natulungan, meron tayong mga nasagip. Diba? Kasi nga, the experience of suffering of these poor are worse than the absence of our temporary pleasures like going to the cinema. Di ba? So medyo mabigat yung dinidemand ng utilitarianism. Di ba? Pero kung titingnan natin, napaka rigorous ng argumento ni Peter Singer, di ba? Napakahirap niyang buwagin. Di ba? Kasi ano eh, ginawa niya, nagbigay siya ng napaka simpleng scenario na nobody would disagree. Di ba? Yung sa scenario ng sa shalupan. Nobody would say na the right thing to do is not to save the child. Di ba? Walang tao magsasabi nun. Lahat ng tao sasabihin, we should save the child. Di ba? Pero ginamit yung scenario na yon in order to show that people who have the resources have the moral obligation to abandon their pleasures, their luxuries, in order to save the lives of the poor. Diba? So, in actuality, demanding siya kasi imagine mo. Peter, utilitarians are saying, ang pagsisini ay excessive. Diba? Ang panunod ng sine excessive, ang pagta-travel lang for your own pleasure, for your own leisure, is excessive. Diba? Kasi, para yung, ano yun eh, parang babalikan natin yung shalupan scenario, para ang nagiging option mo doon is you are trying to save your new shoes over the life of the child. Diba? Eh, hindi eh. Nag-ano na tayo eh, nag-commit na tayo that the moral obligation there is to save the child. Diba? So, ang komento dito ng marami, it is too morally demanding. Pero yun nga, yung pag-accuse mo dito sa argument ng moral demandingness, hindi siya complete refutation, di ba? Kasi sa argumentong binibigay ni Peter Singer, napaka-rigorous, and then it is hard to pinpoint where exactly the argument goes wrong. Diba? So parang ang talagang magiging reflection lang dito ng karamihan, kahit siguro na kako, di ba? Na parang maraming tao lang talaga ang hindi nila kayang isurrender yung mga pleasures na nararanasan nila for the sake of saving the life of someone they don't know in a far, far away land. Yun yung mahirap na commitment doon. Pero, yun nga, we have to think about it, we have to reflect. Kasi nga, again, paulit-ulit na ako, pero if everyone agrees on the first scenario, it is hard to find a refutation how you can disagree with Peter Singer about someone who is financially advantaged having the moral obligation to abandon, to give their resources na pupunta lang naman sa leisure, sa pleasure, give those resources in order to help the poor and the suffering.
So pag-isipan 'yon, okay? Reflect on that challenge. Okay. Yeah, parang yung nakikita nyo sa screen, di ba? Napakagandang isla, di ba? Kung meron kang capacity pumunta dyan, that is leisure, that is pleasure. Pero sabi niya ni Peter Singer, di ba? Kung ikaw yung pumunta dyan, sabi niya, magkano binayad mo dyan isang gabi sa napakagandang isla na yan? Kung yung binayad mo dyan, dinonate mo doon sa mga tao sa Africa na walang mainom na tubig na maayos, that should be your moral obligation. Yan, di ba? Pag-isipan yun. Okay? Pag-isipan natin yun. Another, hindi pa tapos. Okay? Ito kasi si philosopher Peter Singer. Kaya rin siya kilala. Kasi napaka-rigorous niyang gumawa ng argumento. Plus, yung argument niya nagsisimula siya sa mga commonsensical moral principles and commonsensical moral experience. Common moral experience. Okay. Another argument from Peter Singer. No? Argument for animal liberation. Okay? So kanina balikan natin greatest happiness for the greatest amount of people, no? Madalas siguro ang ina-imagine na ng karamihan is yung happiness na yon, yung pleasure and pain refers to human beings, 'di ba? Pero binasag ni Peter Singer yung assumption na yon, 'di ba? Kasi sabi niya kung ang standard natin ng right and wrong is the capacity for happiness, i.e. intended pleasure, di ba? Or intended pain, bakit tao lang? Di ba? Ang mga hayop, they also have the natural capacity for pleasure and pain. Di ba? Sabi niya, bakit papaboran mo lang yung tao kung pati naman mga hayop ay may capacity for pleasure and pain, capacity to be happy in the utilitarian sense, di ba? So kung ang assumption mo is, well, because tao sila at yung mga hayop sila, mas superior yung tao sa mga hayop, lagot ka ngayon kay Peter Singer, sasabihin niya, that is speciesism. Yung accusation niya doon, that is speciesism. Ibig sabihin niya doon, it means preferring the interest of one species over another merely because it is the species to which one belongs. Okay? So, kinumpara niyo yung speciesism sa sexism at saka sa racism. Di ba? Sa atin, given sa atin na sexism is wrong or racism is wrong. So, halimbawa ng sexism, halimbawa sabi ko, okay, sa klase ko, lahat ng mga babae, bibigyan ko ng +5. Ba, tatanong yung mga, ay sir, bakit sir mga babae lang? Bakit mo sila bibigyan ng +5? Sabi ko, ay kasi mga babae sila eh. Di ba? Kasi mga cute yung mga babae sa klase ko. Example lang. Di ba? Nakikita na ako sa kanila. Mga babae sila. So bibigyan ko sila ng +5. Siyempre, automatic, yung mga lalaki sa klase ko will object. Di ba? Because that is a form of sexism. Di ba? Kasi pumapabor ako sa isang sex, which is women, merely because of their particular sex. Di ba? So, ganun din sa racism. Di ba? Yun nga, yung parang, halimbawa, i-disadvantage mo yung isang race just because of the race. Di ba? Yung di ba, nung mga panahon na, sa mall na ito, bawal pumasok mga Filipino. Di ba? May mga ganun panahon. Di ba? Yung mga racist. Yun. Na, syempre, automatic, we find it wrong, di ba? Because it should not matter. Because Filipinos are human beings and they have the right to enter malls. Di ba? So, hindi mo pwedeng bigyan ng unjust consideration ng yung isang tao just because of his race or his sex or her sex. Di ba? Pero sabi ni Peter Singer, parang ganun din yung speciesism eh. Kasi ang nangyari doon, pinapaboran mo yung sangkatauhan merely because you are part of that species. Kasi tao ka. So, papaboran mo yung species na kung saan ka belong. Di ba? Pero, yun nga, sabi ni Peter Singer, kung gusto nating maging consistent sa ating view, kung ang ating basis for right and wrong is one's capacity for happiness, hindi natin pwedeng i-limit lang yun sa mga tao.
Diba? Because animals also feel pain. Yon. So ano yung mag, ano yung ano nito? Ano yung practical implication nitong argument niya? Dito na nagsimula yung mga movements ng veganism, 'di ba? What is veganism? It is the moral view of preferring to eat only plants for moral considerations. So yung mga vegans, hindi sila kumakain ng hayop, 'di ba? Kasi ang assumption nila, eating animals bring about suffering of those animals. 'Di ba? So yun nga, again, if you want to be a consistent utilitarian, hindi mo dapat papaboran lang yung tao at dapat magiging vegan ka. Kasi yung pagkain mo ng hayop result to suffering of many animals. 'Di ba? So yung mga vegan, kinakain nila mga halaman lang yan. Puro halaman. Di ba? So again, babalik tayo dun sa objection of moral demandingness. Napakabigat. Di ba? Yung una, sabi ni Peter Singer, sa effective altruism, ibigay mo yung excess resources mo na ginagamit mo for your own leisure, for your own pleasure. Imbis na gamitin mo yun for your own pleasure, dapat gamitin mo yun for charity. Tapos hindi lang yun, ngayon naman sinasabi niya, dapat huwag ka rin kumain ng hayop. Kasi yung pagkain mo ng hayop, nagdudulot ng pagdurusa ng mga hayop na yun. Di ba? Ang naalala ko dyan, nung okay, bata pa, no? Nung bata pa, siguro mga 8 years old, first time kong naka-witness ng kinakatay na baboy, no? So, grabe pa naman umiyak ang baboy kapag kinakatay. Talagang, siyempre bata pa ako nung talagang parang awang-awa ako nung sa baboy nung siya ay kinakatay, tapos napakatagal niyang umiyak, 'di ba? Kumbaga parang ramdam mo yung pain, yung physical pain and suffering na naranasan ng baboy na kinakatay, 'di ba? So yun yung gustong i-pinpoint doon ni Peter Singer, 'di ba? These things, yung itong ating mga nakagawian na pagkain ng hayop, hindi natin na mamalayan, nagdudulot nga ng suffering ng mga hayop na 'to. So therefore, we should all be vegan. Yun ang gusto niyong punto. So, ito, ayaw kong magbigay ng definite conclusion, di ba? Kasi yung charge of demandingness, ano eh, parang, ano yan eh, tinitimpla yan eh, parang hindi mo, parang yung demanding para sa isang tao, hindi naman ganun, para, ganun ka-demanding sa isang tao, so nakadepende, di ba? Halimbawa, parang yung pag-workout, sa akin, hindi siya ganun ka-demanding. Yeah? Pero sa isang taong sobrang taba, na naka-accumulate na siya ng sobrang body fat, mas demanding sa kanya yung pag-workout kumpara sa akin na hindi ganun kataba, payat. Diba? So, yun ang gusto kong iiwan sa inyo. Diba? Ito bang demands ng effective altruism and veganism? Talaga bang too demanding to be practically livable? Diba? So, kaya makikita nyo dyan sa screen, diba? Lechon. Diba? Ayan, nakalagay dyan sa lechon. Diba? Nakalagay yung lechon. Imagine mo, ako nung bata pa ako, hindi ako natatakam sa lechon, no? Hindi ko alam kung bakit, pero as time goes on, ngayon, iniisip ko pa lang yung lechon, diba? Lalo na pagpupunta ako ng isang party na alam ko may lechon, iniisip ko pa lang yung kakainin kong lechon, natatakam na ako. Diba? Diba yan? Nakikita mo pa lang yung screen, na nai-imagine mo na yung lutong ng balat ng lechon, 'di ba? Ang sarap niyo. Nagutom na ba kayo? 'Di ba? Ganon. Pero kay Peter Singer, ang gusto niyang ipunto doon, huwag mong isipin yung pleasure na makukuha mo doon. Isipin mo yung suffering na dinulot noon sa mga baboy. 'Di ba? So is it too demanding? Is it too demanding na hindi ka na kumain ng lechon habang buhay? Hindi lang 'yun ang sinasabi ng veganism, ang sinasabi, huwag ka nang kumain ng anumang hayop habang buhay. Magtiis ka na lang sa halaman. Di ba? Tapos yun din, sinasabi ng effective altruism, di ba? Yung pagpunta sa malls. Yan ay mga pleasure lang, yan ay leisure lang. Di ba? Sasabihin ni Peter Singer, imbis na i-google mo yung pera mo dyan sa mall, payamanin mo yung mga may-ari ng malls na yan, mag-donate ka na lang sa charity. Donate mo lang sa charity, yun, nakasave ka pa ng buhay ng tao. Di ba? So yun,
I will leave that as a question for you to reflect, di ba? Kung ito ba ay talagang too demanding to be practically livable. Kasi kung tumagos sa puso ninyong itong mga argumento na to, they have practical consequences later on, di ba? Mga pagdating ng araw, nagkaroon na kayo ng trabaho, yumaman kayo, di ba? Naging businessman kayo, baka maalala niyo argument ni Peter Singer na yung excess mo dyan, ibigay mo na lang sa mga nangangailangan. Yun. Okay, so ito, ano na ito? Final na ito, no? Ano pa yung mga problema associated with any pleasure-based morality? Because utilitarianism is a pleasure-based morality, di ba? Dinistinguish lang ni John Stuart Mill yung higher pleasure and lower pleasure. Sinasabi niya yung higher pleasure yun yung happiness, di ba? First is the hedonic treadmill, the idea of the hedonic treadmill. So ano sinasabi niyan? Any individual who seeks happiness in any particular thing will return to a neutral state once that thing is acquired or achieved. Diba? Yung treadmill, diba, sa exercise na jogging ka ng jogging pero hindi natatapos. So bakit hedonic treadmill? Kasi yung paghahanap ng happiness, pag nakuha mo yun na yung bagay na tingin mo ay magdudulot sa'yo ng kasayahan, pag nakuha mo na yun, maghahanap ka na naman ng bago. Tapos kung ano yung bago na yun, pag nakuha mo na yun, maghahanap ka naman ng bago. Diba? Ganun ang buhay. Diba? So, nung una, sabi mo, uy, makagraduate lang ako. Makagraduate lang ako, masaya na ako. Nung nakagraduate ka na, masaya ka saglit. Diba? For a period of time. Pero after that, hahanap ka na naman ng bagong goal. Makahanap lang ako ng trabaho ang gusto ko, pagiging masaya na ako. Diba? Nakahanap ka ngayon ng trabaho ang gusto mo. Sumaya ka for a period of time, pero magkakaroon ka naman ng bagong goal. Maging CEO lang ako ng kumpanya na to, magiging masaya na ako. And so on, and so forth, and so on, and so forth. It becomes a treadmill. So ano man yung bagay na iniisip mo, magpapabigay siya ng kasiyahan, pag na-achieve mo yon, you will return to a neutral state, tapos maghahanap ka na naman ng bago. So kung ganun yun, kung ganun pala, parang napaka-impractical na mag-search ka ng happiness kasi hindi siya natatapos. Hindi siya natatapos hanggang sa huli. Talagang treadmill siya na walang katapusan. Diba? So that's the first problem. Second problem, tinatawag ng mga psychologists na principle of diminishing returns. Ano yung idea na to? Sinasabi lang nito, the more frequent you experience a certain pleasure, the less pleasurable it becomes. No? So napaka-technical lang ng term, pero alam na natin ito lahat sa karanasan natin. Di ba? Ano mang bagay na nagdudulot sa atin ng pleasure, kapag lagi natin siyang na-experience, lalong lumiliit yung amount ng pleasure na nakukuha natin sa bagay na yon. Di ba? Kahit anong bagay na maiisip mo sa mundo. Di ba? Halimbawa, mahilig ka sa Chicken Joy, Jollibee, paborito mo yan. Paborito. Pero yung paborito mong Chicken Joy, kung araw-araw mo yung uulamin, di ba? After 1 month, masusuka ka na. Sawang-sawa ka na sa Chicken Joy. Di ba? Nagkaroon na siya ng diminishing returns. Nangyari yan sa akin eh, nung nag-aral ako sa Maynila, dahil ang pinakamurang fast food doon is Jollibee. So lagi akong Jollibee. Hindi nga ako araw-araw kumakain ng Jollibee noon eh. Ay, hindi siya 3 times a day, mga once a day lang, di ba? Pero mga after a month, talagang may time na nung kumain ako ng Chicken Joy, hindi ko na siya malulun. Parang sinusuka na siya ng katawan ko dahil araw-araw ko siyang kinakain. Hindi na sa pagkain, even activities. Diba? Any activities na nagdudulot sa'yo ng kasiyahan, pag lagi mo yung nagawa, yung return ng pleasure na binibigay niya sa'yo lumiliit din. Di ba? Travel. Diba? Masayang travel. Pero kung lagi ka nagta-travel, ganun din yun. It will come to a point of diminishing returns. Diba? Food. Diba? Games. Diba? Kahit mga games. Diba? Kung mahilig kang mag-Mobile Legends. Diba? Kung araw-araw ng pagkamulat ng isip mo, nagmo-Mobile Legend ka, yung pleasure na ibibigay niya sa'yo, lumiliit rin ang lumiliit. Diba? Kaya nga, para mas ma-maximize mo yung pleasure ng isang bagay, huwag mo siyang laging i-experience.
Di ba? Dapat maghanap ka ng variety of pleasures. Di ba? So kung ngayong araw nag-chicken joy ka, bukas huwag ka na mag-chicken joy. Mga next month na naman. Di ba? Kumain ka man ng iba, kimchi ka naman ngayon or Japanese food. Di ba? So activity mo ngayon ay travel, next month iba na naman. So ganun lang. Di ba? So yun. Third problem and last problem. Ito ay isang thought experiment na inimbento ni philosopher Robert Nozick. Experience machine. So this is a thought experiment, parang yung trolley problem. So ano sinasabi ng experience machine? Sabi niya, parang ganito yan. Halimbawa daw, meron tayong choice to enter an experience machine. Ngayon, yung experience machine na yun, pag pumasok ka doon, no, parang virtual reality, pag pumasok ka, you will not know that you are in a machine. You will really think you are in a reality. Pero ang kagandaan nun, kung paano mo gustong i-design yung buhay mo, yun ang ma-experience mo lahat sa experience machine. Di ba? So lahat ng hindi mo na-achieve dito ngayon, ma-achieve mo siya sa experience machine. Halimbawa, ilagay mo dun, okay, graduate ako ng Harvard. Tapos nagkaroon ako ng trabaho na kumikita ako ng half a million a month. Di ba? Tapos nagkaroon ako ng mga malulusog at magagandang mga anak. Napakaganda ng asawa ko. Ang saya-saya namin. Lagi kami nagbabiyahe, travel-travel, party. Di ba? So, ang tanong ni Robert Nozick, you don't know you're in a machine. Pero the cue is, once you enter the experience machine, hindi ka na pwedeng lumabas. Okay? So, ang tanong niya, sabi niya, ikaw ba, pipiliin mo bang pumasok sa experience machine? Di ba? You have the choice to design your life that you want. Will you enter the experience machine? Di ba? Ang assumption niya dito, many people would say no to the experience machine. Di ba? Actually, ito, minsan binabato ko rin to sa mga klase ko noon. Di ba? And majority of people would really say no. Although there are minority students na nagsasabing, yes, sir. Sabi na, magagawa ko na lahat ng gusto ko, di ba? Bakit pipigilan ko pa? Di ba? So, yun yung cue doon. Okay? So, syempre, if many people would say no, ang assumption doon is, hindi lang pleasure yung mahalaga sa buhay natin. Di ba? Kung nag-no ka, kasi ang binibigay lang sa'yo ng experience machine, pleasure lang eh. Pero kung nag-no ka sa experience machine, ibig sabihin noon, there are other things you find valuable other than pleasure. Which means, na yung utilitarianism, dahil ang basis nila is pleasure to determine what is right and wrong, problematic. Diba? Kasi ang pinapakita ng experience machine, hindi lang pleasure ang mahalaga sa mundo. Ayun. Diba? So, yan. Yan yung mga problems associated with pleasure-based morality. Okay? Actually, nagre-reflect ako dyan sa experience machine. Meron na ba tayong experience machine ngayon? Wala pa, di ba? Pero sabi nila, yung virtual reality raw doon napapunta. Pero isipin mo na lang, yung phone, di ba? That is a mini experience machine. Ayun, magandang tanong yan eh, di ba? Actually, baka itong ibigay kong assignment sa inyo. Di ba? Yun ang bantayan ninyo sa ngayon or bukas. Okay? Pero yun nga, you reflect on this question, pag-isipan ninyo, if you are offered a free chance to enter the experience machine, will you enter the experience machine? Okay? So those are the three problems associated with problems with pleasure-based morality. Okay? So na-discuss natin yung utilitarianism. And that is all. That's all for now. So thank you and have a good day.